Hello mga guys, magandang araw po sa ating lahat. Medyo matagal-tagal po akong hindi nakapag-upload mga guys, gawa ng ako busy sa trabaho panggabi. Sa araw po ako itulog, hindi na po ako masyadong makapaggawa ng video. Karoon ako ng araw, medyo rest day ko ngayon. Ang gawin natin is DOL. Yung DOL mga guys, direct online. Yan po. Kung paano po natin i-wiring yan. Okay? Paliwanag ko lang sa inyo bakit ang supply ko is nasa baba, kasi nasa labas tayo ng bansa mga guys. Sasanayan natin yung sarili natin na sundin natin yung kanilang paraan kung paano mag-wiring. Kasi ang supply dito mga guys nanggagaling po sa ibaba, hindi po sa itaas. Hindi katulad yan sa atin sa Pinas, sa poste nanggagaling, kaya dito sa itaas. Dito naman sa Qatar mga guys, ang supply nila is nanggagaling sa ground. Nakabaon kasi yung linya nila dito guys, wala tayong makikita ng mga wire na nakalaylay dito sa atin, masyadong nakalaylay dito, safety nasa ibaba from the ground. So from the ground dito po dadaan ang breaker, ang lalabas niya, ang load sign niya is itong pinaka itaas na sa atin, baliktad dito tayo ang load side, dito ang line side, ito ang load side natin, dito ito yung line side, ito yung load side sa itaas. Okay, umpisahan natin mga guys. So, bago pala natin umpisan, kailangan naka-off ang ating breaker. So far, naka-off naman. Para safety tayo mga guys. So, from line 1. So, kuha tayo ng isang kable. Ayan. Ayon sa ating diagram, ito yung line 1, papunta sa ating overload relay. So, ito yun. Ang overload relay, ito. So, ayan. Lagyan natin. Ang overload relay ay may number po mga guys na 95 at 96 yung normally close. Okay, so ayan, nasa normally close tayo, ito yung normally close yan, nakaganon, no? So 95, so from 95 pupunta naman sa 96, tatagos lang ng 96 dito para sa ating overload relay. Ang 96 lagay lang natin sa ating stop push button. Ito yung stop push button natin. So, lagay natin sa dito. Yan, may number din yan. Ito tayo sa ating normally close maglagay. Kasi itong stop push button kayo is dalawa. Dalawang function niya. Pwede siyang normally close, pwede yung normally open. So, ang stop push button is normally close. So dito tayo sa normally close maglagay mga guys. Okay, ito. Ayan, ilagay natin yan. Ayan. So ayan mga guys, ang tagos ng stop push button, number 1, number 2, lagyan natin ng isang kable. Ayan mga guys, dito lang sa kabilang banda, dito lang siya ang tagos niya, number 2. Okay, ayan, tipitan natin, hindi masyadong mahaba pala to. Maiksi lang. Maiksi lang. Kasi malapit naman yung start. Okay. Lagyan natin. Yan. Ilagay natin siya sa ating ito. Dito diretso sa ating stop push button.
terminal number 3. So ang isa sa start push button pala guys, sorry. Dito tayo sa stop. Stop push button. So natapos na natin ilagay. Ito ilagay natin sa start push button. Terminal number 3. So dito tayo sa start push button. Normally open. Ayan. Okay natin. Okay. Pagkatapos niyan guys, ang start push button didiretso sa ating A1 ng magnetic contactor. Ito siya, magnetic contactor A1. So lagay natin. Start push button. Ayan. Number 4. Ilagay naman natin sa ating A1. Ang A1 dito lang. Ito. Ayan. So, lagay natin yung A1. Yung A1 pala is mayroon din tayong naka-jumper dyan na kable ng ating indicator lamp. So, ilagay natin sabay. Ilagay natin siya. Para hindi na babalik sa paghigpit. Okay. Sabay na natin. Yeah. Pagkatapos, itong kuha na to is para sa indicator lamp. Ito, nilagay ko lang pero mamaya na yan. Diretso natin itong A1 sa ating A2. So, ang A2 natin, dito lang sa baba. Ito yung A1, ito yung A2. Okay, lagyan natin ito guys. So, ang haba. Natin, lagyan natin. Ayan. Ang A2 is ito yung A2 pupunta sa ating line 2 ng ating load side. So dito sa dito banda sa kabila line 2. Itong isang kable na to is itong sa yung nilagay ko na sabay sa A1 is lagyan natin sa ating indicator lamp. Itong green, itong green X1, meron may number dyan mga guys, makikita nyo sa actual yung indicator lamp, meron mga number dyan, X1, X2 or line 1, line 2. So ayan, lagay natin X1. Tapos ang X2 ng ating indicator lamp papunta sa ating line 2. Sa ating line 2. So maglagay tayo ng line 2 sa ating. Ito yung red indicator lamp natin, maglagay tayo ng wire diyan. Jump natin dito para magiging line 2. Mahabang wire. Abot naman. Abot siya. So, sa X2, dito. Ayan. Lagyan natin dito sa ating X2 din ng ating red indicator lamp sa ating stop. Lagay tayo ng isang pang wire para sa ating line 2.
Bali, dalawang wire lagay natin mga guys. Line 2 na yan, papunta sa line. So, ayan. Ngayon, itong isang kable, lagay natin sa ating line 2. Ayan. Sa line 2, uli kaya A2. Depende na lang sa atin o sa inyo kung saan kayo mag-design. Pero kung ako, dito na ako sa line, sa A2 maglalagay mga guys. Kasi line 2 din naman yan. Parehas lang. A2, line 2. So, A2 na ako. Depende na yun sa inyo mga guys kung saan yung ilagay. So, yeah. Lagay na siya. Okay. So, ang kulang is itong sa ating indicator lamp na stop indicator. So, ngayon mga guys, lagyan natin ang ating supply natin ang ating indicator lamp kasi line 2 pa lang ang nakalagay dito. So, kuha tayo ng wire dito sa ating line 1 or kaya sa ating overload relay. Line 1, overload relay para sa ngayon, 95. So, dito tayo sa 95. Lagyan natin sa ating normally close. Normally close mga guys kasi pag nag mag-energize itong ating magnetic contactor, itong normally close is mag-open. So iilaw ang ating stop indicator lang. So ayan. Pagkatapos, ang tagos niyan is number 22. Itong 21 at 22 is normally close contact ng auxiliary. Ayan na guys. So, lagay natin. Lagay lang natin sa ating stop indicator lamp. X1. Dito lang siya. Para makumpleto ng ating circuit. Ayan. So, okay. Natapos natin i-wiring mga guys. So, ayusin na lang natin ang ating mga kable para medyo ayos naman tingnan. So, ayan guys, natapos na natin ang ating BOL motor control. So, supplyan na natin siya mga guys. Okay. Puno natin ating breaker. Ayan. Nakailaw po siya. Standby light niya. Ito yung stop indicator lamp. Pagka gumana itong ating magnetic contactor, itong ating indicator lamp na green is iilaw siya. Ibig sabihin gumagana ang ating magnetic contactor. Ito naman is namamatay. So, ayan mga guys. Subukan natin i-start. Oh, ayan. Ibig sabihin, gumana ang ating magnetic contactor, maandar yung ating motor. Ayan, wala lang tayong motor mga guys. Ito yung sa wiring lang ng sa ating motor control lang ating ginagawa. Wala tayong sa ating motor. So, wala namang pagkakaiba kapag mayroon tayong motor. Lagay lang natin sa ating overload relay. Line 1, line 2 at line 3. Gagana na yung ating submersible pump kung ano man ang ating ilalood dyan. Pwede rin ilaw. Ayan mga guys. So, stop natin. Ayan. Ka-stop din siya. Ito yung stop indicator lamp. Ito yung start indicator lamp. Ang DOL, ito yung direct online or stop start motor control mga guys. So, ayan. Start natin. Ayan. Stop, start, stop. Yan, yan ang tinatawag na start, stop lang siya. Start, stop, start, stop. So, ayun mga guys, maraming salamat sa panonood. Sana po ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe po kayo mga guys. Maraming salamat po. So, see you next time.